Magandang gabi po, ginabi na naman. Shout out Violeta Sardegna. Lahat ni Baya, my friend. L19 sabi. Roden Lopez. Ito, mga bago. Welcome to the club, no? Dali ako. Menopause. Sinensamo. Sinensamo pala ito. Ah, Sarno. Sinensarno. SG Pichay TV. Dolor Garcia. Akira Milus. Joseph Abaring. Edgar Gamboa. Welcome to the club. Dumami. Salamat na salamat. Dumadami naman na sila. Edgar Mihelyano. Eduardo Pulido. Wins Not Pike. Amen. Jural Jelly. Jeff Ramos. Ricky Renzo. Ruby Wright. Dicky Fame. Ruben Amis. Eman Escalona. Balong, boyong kong nak. Dayang. Randy Reyes. Brother Reyes is Brenda Kaminsky, my friend. Choy Choy. Roy Ponsalan. Jenny Bakani. Dr. Gerly ulit Soriano. Bungo, Lau Mamitu. Romeo Manahan. Moyong, ang mandirigma. Inaro. Anak Aboy Paraiso, Adorasyon Dimaranan. Ryan Yumura. Ant si Antoy. Mercy Tesilim. Sab Angel. Jojo Naplida. Jun Lagon. Apple Gutierrez Nak. Ann Guzman. Lloyd Aclaro. My friend. Queenie Prince, Manjun, Claro. SP Magnonak. Kyla, SKL Vlog. Marisa Puso, Jenny Bada. Mia Mariposa, Deborah Bustos. Stella Marie Sinieres. Pren Tessa Vargas. JR Baligo, my friend. Ako, Selly. Ako, si Sel. Ilongo Pinoy. Isay, Aya Suliman. Charles Pram. Rose Librent Santos, Mr. Riman, Michelle Hartsing, Bea Arik Spectator, Jack Patty, Mark Rose, Pitch Romingan, J.A. Download yung anak. Ay, ang anak kong matampuhin. Kimilo TV, Loy Manuel Kumura, Glenn Newson, Uncle Judes, J.I. Jane, Sheehan Jane Rosete, Doc Rap, Laila Collins, Giselle Wigan, Mestizan Bangos, nasaan na itong Mestizan Bangos na to? Namahinga na sa YouTube ito eh. Oh. Pakinggan ho natin to. Andali lang, ha. Ano ito eh? Lloyd Nicholas Lewis, taga New Jersey. 6,100 views. Oo. Mukhang
balita ko tong si Lloyd Nicolas may kaya to sa New Jersey. Pakinggan natin siya. Mga institution becomes strong. So, sabi ni Lenny, meron sila pero wala ako. Anong ibig sabihin? Ang dami-daming pera ng kalaban. Billion-billion money they were preparing for this election. Totoo yan eh. Talagang ang daming pera eh. But Lenny doesn't have any money. Sino? Pero sabi niya, meron ako, wala sila. At ano ang ibig sabihin ni Lenny? Meron siyang mga volunteers pareho ninyo! Yes! Yes, yes! Tayo ang kayamanan ni Lenny. So lahat tayong narito nakikinig sa akin, thank you. Narito ang kapatid ni Jesse Robredo. Jocelyn, Dr. Jocelyn Astria, thank you. Ibig kong sabihin, huwag na kayong titingin, ayun si Loida, ayun si Lenny. No, tomorrow kayo, you point one finger there, three fingers are pointing at you. Kayo ang kayamanan ni Lenny. So lahat tayo, isipin ninyo, sino ang mga relatives nyo, pinsan? Siguro iba ko sa inyo nakapanood na nito, magbibigay lang ko tayo ng dugtong sa kanya. Girlfriends, boyfriends sa Pilipinas, tawagan ninyo sa Viber, sa Messenger, libre yon. And tell them, oh, anong nangyayari dyan? Sinong babatuhan nyo? And you have to talk. Tayo ay very personal. Kailangan nakatelepono. And convince them. And once you convince them, sabihin nyo, maglugaw kayo dyan so that you go to the innermost section of the barangay. Yung mga laylayan na sinasabi ni Lenny, na hindi nakaka, walang iPhone, walang cellphone, walang ano, radio lamang, maybe may television. So bawat isa sa inyo, don't look to somebody else. Don't look towards me, look to yourself. You are the people power. Start the people power in your own town, in your own barrio, in your own barangay. So that we have 150 days lang. We have only 5 months. But if we come together, we are powerful. Yung sinasabi ko, di ba? People power na talaga ito eh. We can change government. We can change what is now in the Philippines na nakakasakit ng puso. Dahil sa ang ating, kung nakikita nyo at kung nakikinig kayo, ang paghihirap ng mga talagang mga sinasabi natin DNE, but they are not DNE, they are Filipino, they are brothers and sisters. And they are poor because of corruption. Ang dami-daming nakaw ng Duterte at ng Marcos. Sabi nila, don't put the sin of the... Oh, hindi ho fake yung sinasabi ni Manang, ha? ...the father to the son. No! Ang bunga ba ng bayabas magiging maga? No! You, ang kung ano ang puno siyang bunga. Sabi ko na ho yan, di ba? So isipin na lang nyo kung nangyari nung Marcos. Marcos Jr. is running and they are showing him as if he has not done anything wrong. The family has billions, billions of dollars around the world. At pag naging siyang presidente, akin na yan. Because the government of Switzerland, United States, Germany, they said, until the government says, it is okay, we will not release the money. And that's what? $10 billion? $20, $30, $40 billion ang nasa labas para sa atin yun. 1965, Marcos became president. 1965, Singapore, Lee Kuan Yew became president. 1965, Chiang Man-ri in Korea became president. But because they did not steal, Singapore is First Nation now. South Korea is First Nation now. Filipinas, bulok pa rin! Galit-galit si Manang. Totoo naman sinasabi niya, di ba? Mga friend naman. Sick man of Asia. Umakya tayo ng konti kay Pinoy. Ito, Duterte, ang ating utang dumoble. Babayaran ng ating mga kaibigan sa Pilipinas, ng ating mga kababayan, forever and ever. Pareho ng bayad natin kay mga ninakaw ni Marcos. So, bawat isa sa inyo, I am calling on you all. Kayo ang kayamanan ni Lenny. Tawagan nyo ang inyong mga kaibigan, mga relatives sa Pilipinas,
and they should start lugaw. Yes. Sino yung magbigay ng lugaw dito? Yes. Lama. Kung magsalita ho si Manang, talagang hindi siya ordinaryong mamamayan dyan sa New Jersey. May kuman eh. At salamat. Malaking palakpakan para sa kanya. So, lahat tayo, isip-isipin natin, okay? Many will not win without us, without you. And sa Pilipinas, ang labanan, 65 million ang registered voters. Dito sa Amerika, sa Europe, sa Southeast Asia, 1 million lang tayong registered. But, lahat tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas, okay? Sabihin nyo, wala kayong pamasko. Pag hindi kayong bumoto ka lang eh. No, but honestly, nasa atin, God gave us the benefit to be here in America. Yes. That we are living well, that we can eat 3 times a day kung gusto natin, 5 times pa rin. But, ang ating mga kababayan sa Pilipinas, nakakasakit ng puso na tayo ay maligaya dito, subalit sila ay naghihirap. Hindi pa kayo naiiyak niyan? Hindi pa kayo naiiyak? Na dahil sa mga kagabitan, sa, dahil because of the greed of our leaders, ninanakaw ang kayamanan ng Pilipinas. Lalo na si Dennis Hoy, kinuha ang malampaya ng walang puhunan. That is the kind of government that we have. So I am asking all of you, you... BBM, Duterte. Ewan ko sa inyo. Our people power. You are the wealth of Lenny. Kaya lahat tayo, Lenny! 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 And we need 12 years. So Kiko as Vice President. Kiko! 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 Maraming salamat. Thank you. Ano si Manang Lloyda Nicolas Lewis. Parang kasing edad ko rin siya. No? Alam nyo, no? Inobserbahan ko yung galaw ng ano, partido na itong kay, ano, kay BBM. Ang style nila eh, parang ano eh. Paawa. Paawa. Ganun. Na maski anong sabihin niyo, hindi ako lalaban, hindi ako kumaganti, hindi ako maano, hindi kami mang-aano, ganito ganito. Niniwala kayo doon? Ah. Yung bang paapi effect. Drama ho, drama. Kayo naman mga Pilipino. Binato yung karaban ni Bongbong. Kailangan ingatan si Bongbong. Si BBM. May nambabato. Ah? Ewan ko sa inyo kung anong mangyayari sa Pilipinas. Pag kayo, eh, nakikita ko talagang ano. Ah. Pero malaking pera ho yan. Andali. Kanina, no, meron akong ano, kita ni interview. Tsunami magtayo ng entablado, ayaw kaming payagan. Tapos na lahat, pati materyales, ayaw kaming payagan. Mga paapi-ipik nga eh. Oo. Maski naman 1 million, babayaran namin yan. Matayo lang yung entablado para kami makapagsalita. Ayaw kaming payagan. Mga ayaw kaming paggamitin ng daan. Inaano kami. Mga ganun ang ano nila sa tao, no? Ito naman mga ano... Kawawa ang labas nila, no? Parang api. Sino na nga yung administrasyon? Sila pa api. Ano ba kayo? Mas tawag niya, katangahan na yata yan. Masyado kayong madaling ano eh. Ha? Ewan ko, no? Dito sa mga nakikita kong sumasama rito sa karakaraban na ito. Karamihan, no, dyan, eh, ano. Hindi naman, no, yan tanga para magsasama dyan ng walang ganun-ganun na lang. Magpakahirap. Na Diyos ko, million ho ang halaga niyan. Pero anyway, sinasabi naman nila, siyempre, sabi ba nila ba,
babayaran sila. Di libre sabi, mga ganito, kung ano-ano lang. Makikita nyo yung itsura ng sariling inisyatiba, saka ho yung ano, yung sasama lang para nga magkaroon ng pera. Yun nga, ang problema, eh, kung iboboto sila. Oh. Pero ito, nakikita nyo, sabi nga ni Mana, maski doon sa mga ibang nakakausap ko na, yung type, okay kami rito, kuya, okay kami rito. At ang iniisip po nito mga kababayan natin sa ibang bansa, tuhong Pilipinas, yun nga ho, dahil nga sa mga kung ano, karating sa kanila, oh, patayan, at kung ano-ano pa. Ewan ko, nasa inyo yan, kung hindi talaga kayo natadala, no? Mabait, parang ano, parang ang bait-bait eh, no? Kung tignan ninyo yung mga mukha nila, parang ang bait-bait, no? Oh, nakita niyo naman gaano kabangis, 'di ba? Yung Sara Duterte. Sheriff, si eksasapak yung sheriff. Mayor pa lang ho siya ng Davao. Yung kanyang temper eh talagang iba siya kung magalit. Sheriff, sheriff. Pwede naman niya tinawag lang yun. Ano ba problema, sheriff? Hindi ba pwede natin pag-usapan 'yan? Ha? Eh hindi. Eh, yan ang yun na, si Bongbong naman, oh, sinabi na ni Duterte, ha, oh, ayoko yan, mahinang klase yan, oh, spoiled brat yan, oh, lumaki ibang, sa totoo lang naman, eh, talaga namang spoiled brat talaga yan, oo, hindi, anong alam saya sa hirap niyan, Bongbong Marcos na yan, oh, tamad pa nga, di ba? Oh, yun lang, yung income tax return lang, eh, nagkakaso pa dun eh. Oh. Di ba? Oh. Ibig sabihin, anong, gobernador siya at that time. Hmm. Ibig sabihin, hindi niya alam nangyayari na hindi sila nakakabayad ng ITR. Yung kanyang opisina. Hindi niya alam kung nangyayari dun. Oh. Ilocos Norte ho yun, ha? Oh. Limang taon noon, hindi naka... Limang taon ba? 82, 83, 84, 85. Apat na taon, hindi nakabayad ng... Hindi nakapag-file ng ITR. Oh. Gobernador pa lang siya doon. Kapabayaan niya ho yun eh. Hmm. Uupo niyong pangulo. Gagayin niyong pangulo. Ano naman kayo... Hindi ho sa ano. Pero... Nakita ko yung mga sigaw na sigaw dyan, oh. Ang BBM, BBM. Siguro, hindi ako magkakamali, ah. Baka yung mga ibang nakasama-sama dyan sa rally na yan. Baka lang, ah. Baka lang, ah. Oo. Oh. Baka ramihan din dyan sumama rin nung pinalaya sa Marcos, eh. Oo. Oh. Oo, oh, baka hindi na nila alam yung istorya. Oo. Oh. Ganyan din ho yan, eh. Nung pinalaya sa Marcos, ganyan din halos kakapalang tao, milyon. Oh, yung sumago para sa mga tangke. Hmm. Yun din. At tinayain buhay nila para mapalayas ang mga Marcos. Ngayon, eto kayo. Hmm. Tsaka yun nga, yung mga pang-aapi na sinasabi na sila ay inaapi. May nagsalita pa dyan eh. Si ano yata yun? Yung depensor. Subukan nyo lang. Na-disqualify yan pag hindi talaga magkakaroon ng people power. Hindi papayag ang taong bayan na ma-disqualify si Bongbong sa kanyang pagtakbo. Ano nga ito? Oh, ah? Diyos ko. Talagang gustong-gustong ano itong, sipsipan lang naman ang sipsipan eh, di ba? Diba? Oh. Hindi papayag ang taong bayan, magkakaroon ng rebolusyon. Marami na 'ng ganyan. Oo. Nangyari na 'yun sa Makati 'yan. Kay Binay. Oh, ayaw tao, hinaharangan ng munisipyo. Wala, bibatas tayo eh. Oh. Si Gordon,
sa Olongga po. Oh, nung inalis din siya sa pagkaan yata, mayor ba siya, whatsoever, o tinanggal siya. Panahon yata ni Erap yun eh. Oo. Oo. Sino pa? Si E.R. Ejercito. Oo. Tinanggal din siya. Ayaw din, may people power din. Wala akong batas o magsasalita. Hindi ko pwede yung ano yun. Oo. Hindi ko pwede style na yan. Tsaka ho, yan. Nung nagtagumpay ho yung people power ng EDSA saka EDSA 2, kasama po ang kaparian. Ah, kasama ho ang kaparian at that time. Kung wala ho yung Cardinal Sin, hindi ho yun magtatagumpay. 101% hindi ho yun magtatagumpay. Iba ho gumalawang ano eh. Ang itaas eh. Oo. Sa ngayon ah, ito. Yun hong kaparian. O, tignan nyo ah. Sabi kanina si Attorney Enzo Recto. O. Yan nga, ang pinupunan niya kanina. Yang Kibuloy. Yang Iglesia. Mga ibang sekta-sekta na yan. Oo. Na kayang magkuman sa kanilang mga mga miyembro kung sino ang inyong iboboto. Dahil nga ho yan, parang kulto. Kung ano sinabi nung pinaniniwalaan nila, sumusunod ho yung mga yan ang mga miyembro. Oo. Hindi ho kagaya sa Katoliko. Wala hong ganun. Boto mo kung sino ang gusto mo. Sinasabi lang ng mga pare na ma-choose wisely, nagbibigay sila ng pointer kung paano pumili ng kandidato. Ganun ho. Ganun ho, di ba? Oo. Kaya ako minsan, kaya nagkakapahapahamak eh. Ay, may nakita ko kanina kay Atty. Enzo Recto. Yung picture ni Makoy. Oo, meron nga palang ano, meron ding sekta na ang dinidiyos nila eh si Ferdinand Marcos. Nilalagay ho nila sa altar yung mukha ni Ferdi. At yun na ho yata ang parang dinadasalan na rin nila. Nahulog ng langit. Diyos ko, mga tao to. Ewan ko. Ano ba naman kapananalig sa Panginoon? Gumagawa kayo ng ano? Oo. Ay nako Lord. Pero to gagalaw na ho ang simbahang Katoliko sa mangyayari. Nakita niyo na nga ho yung mga ibang mga Katolika UST, St. Paul, lahat na ho yan. Robredo. Lahat ho talaga ng ano, tinasabing nasa talaga hong Leni kayo lalagay. Pag nag-isip kayo. Pag nag-isip kayo ah, yung iba naman eh, panatiko na inaano eh, parang panatikong ewan eh. Ah, oh. Mabuti kung kayo lang ang mahihirapan eh. Paano ho yung mga ano? Tsaka yan nga ako sinasabi. Yung paawa effect yan. Eh may epekto naman kasi. O, epektibo no? Dahil nga yan, oo. Pag nagsalita na sila, oo. Parang ano lang yung mga mukha nila, akala mo maamo sila. Pero nakita nyo naman mga retrato nila, di ba? Bongbong. Bongbong. Oo, amo mukha. Sara, maganda ang ngiti. Pero nasa likod, agila. Nasa likod, tigre. Oo. Tika sa ulo nyo, no? Ang nakikita nyo, yung ano, yung nasa likod ho, at tignan ninyo kung anong klaseng mga hayop. Ang babangis. Oh. Nakikita nyo naman kung gaano kabangis si Sarah. Oh. Ang sheriff. Talagang gigil na gigil. Inubos yung lakas doon sa sheriff. Lamog na lamog. Nilamog talaga.
Ay nako, Lord. Bongbong naman. O ano naman? Ano naman ang ano ninyo naman kay Bongbong? Magpapail lang na income tax return. Hindi pa nagawa. 82, 83, 85. Oh. Presidente pa yung tatay niya at that time, ha? Oh. Ano lang yun? Ilocos Norte. Ngayon, luluklok nyo sa Malacanang yun ang gusto nyo mangyari. Kayong mga ano, hewan ko sa inyo. Pero siguro naman, yung mga sumasama dyan, sa mga kara-karaban na yan, hindi naman ulat yan, mga Iglesia ni Cristo, hindi naman, di ba? Hindi naman saksi ni Kibol yung iba dyan. Yung iba ho dyan, mga Kristiyano, nagigipit. Sigurado yan, 100% yan. Mga Kristiyanong gipit na kailangan nila ng panawit gutom. Kaya ako sila nandyan, may pangako. Yun nga. Oh, eh, may mga nagsasabi na, yung iba, nagre-reklamo, nagutom eh. Oh, dahil hindi ho ganun kadali mag-ano yan, sa dami yan eh. San, hindi naman ho basta pupuntayan dyan para sumama lang. Meron hong mga coordinator yan. Oh, hindi kagaya nung kila Lenny. Na yun nga, nagugulat nala si Alin Lenny na ultimo yung munisipyo nila, lalagyan nila ng ilaw na pinky. Oh. Kaya si Alin Lenny, wala siyang gagawin kundi magpasalamat. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Ah, ganun. Pero yung ano ha, kirinig ko si Atty. Enzo kanina. Mali ha. Ito, bago lang ito eh. Comelec Second Division nireject ang intervention sa petisyon to cancel COC ni Marcos Jr. Pinaliwanag, oy, kung gusto nyo maano to, baka ako kumakalat to ito na nireject na ng Comelec ang mga reklamo kay Bongbong doon sa disqualification o cancellation of COC o candidacy ni Bongbong. Panoorin niyo po si ano para mas maliwanagan kayo. Dasa baka kumakalat na ho ito eh na wala nang problema at makakatakbo na si Bongbong sa pagkapangulo dahil ni-reject na ng Comelec yung mga petisyon. Nga ganun. Baka dagdagan ho ang istorya. Hindi ho nare-reject. Ang na-reject ho yung pinail ng mga intervention sa petisyon to cancel si OC. Pero ho yung unang ipinail nila Attorney Tudorte, yun ho na lang ang ano, yun ho mga dumadagdag na marami ho kasing nagkaso, di ba? Walo. O bali ang lahat ho yung ano, eh tinanggal na ho ng Comelec. At ang naiwan na lang ho yung kay Attorney Tudorte, yung pinail ng mga human rights victim. O yun ho ah, hindi pa ho tapos yung kaso. Doon ho sa pinail kay Bongbong Marcos para makansila o ma-disqualify siya. Hindi pa ho tapos. Hindi pa ho tapos, no. Panoorin niyo ho yung kay Attorney Enzo Recto. Para maliwanagan kayo. Maano lang naman to eh. 8 minutes lang ho eh. 8 minutes. Na ano, dali. Baka pwede kong ano. Dali. Mahina. Mga kabunyog, mga kampings, magandang araw itong lumabas na di umano, nireject na o binasura ng Comelec ang lahat ng mga interventions doon sa unang kaso laban kay Marcos Jr. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig po bang sabihin nito ay ano na, nanalo na si Bongbong Marcos Jr.? Ibig po bang sabihin nito wala na yung mga petitions laban kay Bongbong Marcos?
Ito po yung bibigyan natin ng maiksing komentaryo kasi maraming nagtatanong tungkol dito. Mainit-init na balita ito. Kailangan nating ipaliwanag ito para maunawaan ng ating mga viewers, ng ating mga kabunyog, ng ating mga kakampings at mga kababayan. Kung nanonood po kayo nito, pakishare po kaagad nito matapos ninyong mapanood para maipaliwanag natin. Ano po ba ang nangyayari na? Sa ngayon po kasi, walo na lahat yung petitions na ipinail laban kay Marcos Jr., kay Bongbong Marcos Jr., kaugnay sa kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa election sa May 2022. Walo na po lahat yan. Ang pinakauna po dyan na ipinail ay yung petition para i-cancel yung kanyang Certificate of Candidacy. Petition to cancel or deny due course the Certificate of Candidacy of Ferdinand Marcos Jr. Yun yung unang petition. Ang nag-file po niyan ay yung mga human rights groups. Ang kanilang abogado ay si Attorney Chudorte. Yan po yung unang kaso. Yan yung unang petition. Petition para i-cancel yung Certificate of Candidacy. Iba po yan sa disqualification. Iba yung petition to disqualify. Ito po yung petition to cancel the COC. Pero syempre, kapag na-cancel yung COC, ang epekto rin naman yan, disqualified si Bongbong Marcos. Pero yung titulo kasi, yung nature ng final na petition is petition to cancel the COC. Ngayon, nang final yung petition to cancel ng COC ni Bongbong Marcos, may isa pang grupo na nagpahabol. Hindi sila nag-file ng separate petition na hiwalay dito. Nag-join na lang sila. Sumama na lang sila. Ang tawag po nun, intervention. Kaya nagkaroon ng petition to intervene. May isa pang grupo na gusto ring sumabay doon sa petition to cancel COC. Ayaw na nilang mag-file ng separate petition. Nag-join na lang sila. Sumabay na lang sila. Sumama na lang sila. Ang ibig sabihin, petition of intervention or petition to intervene. At sinong grupo ito? Ito yung grupo ni Attorney Howard Calleja ng isang bayan. Kumbaga, nagdagdag sila, sumama sila doon sa petition na unang final nila at Attorney Chudorte. May iba rin silang mga sinasite na grounds at ang tono ng kanilang petition ay i-disqualify si Bongbong Marcos. Pagkatapos nito, may dalawa pang petitions na nag-intervene din doon sa petition nila Attorney Chudorte. So, may isang petition to intervene para i-disqualify si Bongbong Marcos. At mayroon ding dalawang petitions in intervention pero answers in intervention. Ibig sabihin, tumulong sila kay Bongbong Marcos na sagutin yung mga issue labang kay Bongbong Marcos. Ito yung petition or answers in intervention na final ng Partido Federal ng Pilipinas, yung partido ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon, itong tatlong mga petitions in interventions, ibig sabihin mga pahabol na mga petitions. Yung isa, petition kasama dun sa nagpa-file ng reklamo kay Bongbong Marcos Jr., kila Attorney Howard. Yung dalawa namang petitions para sumama kay Bongbong Marcos sa pagsagot sa mga issue laban sa kanya. Ito yung final naman ng Partido Federal. Itong tatlong itong petitions and interventions, itong mga pahabol na yung isa kontra kay Bongbong, yung dalawa kampi kay Bongbong, yung tatlo na ito na petitions and interventions ay lahat ngayon dinismiss ng COMELEC. Ang division na COMELEC na nag-dismiss ay yung second division. Kasi ang COMELEC may first division, may second division. Yung walong petitions laban kay Bongbong Marcos, yung iba napunta sa second division, yung iba napunta sa first division. O itong second division, ang may hawak nito si Antonio Co. Jr. at si Socorro Enteng. Ngayon, itong second division, ang naging decision itong second division, yung napakaunang kaso na sinampa kay Bongbong Marcos, yung petition to cancel COC na final nila Attorney Chudorte, yung intervention doon, yung dinismiss, yung nireject, hindi po yung original, yung kauna-unahang petition para i-cancel yung COC ni Bongbong Marcos. So malinaw po
hindi yung petisyon nila Attorney Chudurte ang dinismiss. Ang dinismiss o nireject ay yung pahabol na petisyon para mag-intervene ni Attorney Howard Calleja at yung pahabol na sagot ng dalawa na ng dalawang petitions na kakampi ni Bongbong Marcos. Bakit hindi na tinanggap ng COMELEC yun? Bakit nireject? Ang sabi ng COMELEC, yung kay Attorney Howard Calleja ay ano na yun, pahabol na lang, kumbaga ano ito, ang purpose na lang talaga nito ay gamutin yung kanilang deadline kasi may deadline na eh, hindi na linanahabol. So parang kaya sila hindi nag-file ng panibagong petition kasi na-miss na yung deadline. Kaya hinabol na lang dito na lumabas parang petition and intervention. Hindi naman pwede yun, sabi ng second division ng COMELEC. Kaya ano daw yun, scrap of paper na lang. Yung pangalawa, yung sagot, yung answers and interventions, yung katulong na sagot ni Bongbong Marcos, hindi rin tinanggap ng COMELEC kasi hindi naman daw nag-serve ng kopya doon sa mga petitioners. Kaya ano yun eh, defect, procedural defect. Hindi nag-serve ng kopya doon sa mga petitioners. Dapat pinadalhan nila na yung kopya, yung mga petitioners, sila Attorney Chudurte. Kaya yung tatlong petitions na yon in interventions, yung isang petition in intervention at dalawang answers in intervention, yun yung dinismiss, yun yung nireject. Hindi yung original, yung kauna-unahan na petition. Kaya wag po nating isipin na na-dismiss na yung petition. Hindi. Yun lang mga papahabol na petition. At saka pati yung sagot ni Bongbong Marcos, pahabol na sagot ng kakampi niya, yung Partido Federal. Yun ang dinismiss. Which is maganda naman. Tama lang. Kasi kapag inadmit yung napakaraming interventions na yun, tatagal pa yung kasong ito. Kumbaga, para hindi na madelay, yung una na lang na kaso ang i-resolve, kaya dinismiss ng korte yung mga pahabol na interventions. So yan lang ang ibig sabihin nito. So ito po si Atty. Insorecto, ito po ang ating maiksing komentar. Pakishare po nito. Para... You know, oh, baka ho yan, may lalabas na naman dyan. Yay! Na-dismiss! Pwede, wala na, nangyari na, ayos na ako, Milik. Hindi ho, ayun ho. Siguro, narinig nyo naman, medyo malakas naman din ho. Narinig ho dito, sigurado yan. O, hindi ho nati-dismiss. Kaya nga ako eh. Parang sigurado sila na kaya sila kampanya ng kampanya, motorcade sila ng motorcade. Parang ipinakikita nila na huwag niyong didismissin yan at magkakagulo. Maraming magagalit sa inyo. Parang ganun ho yan eh. Parang nananakot. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, wala nang batas. O ano pa? Kung ganyan, wala nang batas. O, tao na ang ano, parang ganun na. Hindi naman ho talaga po pwede. Di ba? O. Pwede. Kung kagaya nung nangyari kay Marcos at saka kay Erap, na tao ang nag-ano para sila mawala sa pwesto. O, dito wala naman ho nakapwesto eh. I-election nga ho eh. O. Yung kanina, nagsalita rin si dating commissioner ng COMELEC, kay Christian Monsod, dapat tapusin lahat yan ng COMELEC before election. Pwede naman eh, hindi naman ho masyadong anong kaso eh. It's a matter of ano lang eh. Cancel ah, i-cancel. O i-disqualify o ano, o. Titimbangin lang naman ho yung mga grounds eh. O, yung mga ebidensya na talagang hindi siya pwede makatakbo. O, pwede siyang makatakbo. Dalawa lang. Pero yun nga, aakit sa Supreme Court. Oo. Aakit at aakit sa Supreme Court. Kasi nga, kung sasabihin ng COMELEC na, disqualify o kansilado, aakit si Bongbong doon sa Supreme Court para questionin yung naging desisyon ng COMELEC. Other way around, sasabihin naman ng COMELEC, pwede ka, walang nito. Aakit ngayon yung
sila Atty. Duterte sa Supreme Court. Bakit? Ano-ano? Anong grounds? Bakit ninyo ano? Kasi ebidensya nga ho, matibay. Hindi ho sinasabi nung abogado ni Marcos na nuisance complaint. Hindi ho talaga. Doon ho sa ano, mga maka-Marcos, eh nuisance complaint yun. Eh, pero doon ho sa talagang lagyan na natin sa nasa gitna na, talagang susunod sa batas, nakakaintindi ng batas, eh talaga hong yun ang ano eh. Yun ho ang ano eh, magiging desisyon eh. Oo. Kaya nga ho, diba? Mahihirapan ho yan. Yun ho siguro pinapakita nila na malakas. Kaya, sige. Pag di-disqualify niya, magkakaroon ng people power. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun kadali yan. Oo, hindi ho ganun kadali yan. People power, kaya sabi ko, nanalo lang, nagtagumpay ho dahil ho yan sa Kaparian. Si Cardinal Sin ho ang lumabas. Cardinal Sin. Nanawagan sa taong bayan. Oo. Eh ngayon, wala ho siguro lalabas na Cardinal. Ewan ko kung pwede si Kibuloy. Yung kanyang mga, ewan ko ah. Pero sa akin, sa totoo lang, pag may isip ka, mag-isip kayo talaga eh, talagang, hindi ho talaga tapat makatakbo eh, kung tutuusin mo eh. Oo. Oh, pero paulit-ulit ah, believe ho ako dun sa tatay niyan, kako na nga eh. Oh, believe ako sa tatay niyan. Oo. Pero eh, iba nga yun eh. Oo. Oo. Iba nga yun eh. Eh, layo naman yan sa tatay niyan. Di nga yata mga lahati yan eh. Eh bakit? Oh. Eh bar passer, dalawang beses pa yata kumuha ng bar yun eh. Parehas pasado eh. Ayon sa kwento. Ayon sa kwento. Nag-top notcher daw sa bar. Hindi naniwala, inulit. Top notcher na naman ulit. Ah, ganun. Ganun o. Oh, eh si Bongbong, naniwala nga eh. No. Sungaling pa. Graduate daw siya sa Oxford. Parang si Evelyn Lindang. Sa MIT naman siya graduate. Machachuchet. Mahirap po kasi. Mahirap po kasi yung mga ganyan, mga anak ng mga, gaya nga sabi ni Digong, spoiled yan. Si Digong na nagsabi. Ba? Niniwala kay Digong? Sinabi ni Digong. Ayoko yan, huwag yung boto yan. Kaya nga siguro niisip-isip ko ah. Kaya si Bongo yan eh. Ha? Hindi pa pala nagwi-withdraw talaga ng penal eh. Kumbaga sa ano eh. Sa bunga nga pa lang yata ang withdrawing may candidacy. Pero hindi pa, wala pang papel eh. Hindi pa talaga ano eh, ng balita o baka kaya ganun eh. Ha? Just in case na maano si Bongbong. Eto na ngayon. Ewan ko kung pwede yun, ha? Kung pwede yun. Sa bagay, nakapag-ano na mga pala, no? Nakapag-file natin yan ng pagka-presidente. Si Bunggo. Ang dami naman kasi paiklat, eh. Sabi nga ni... Ito? Si Isko, eh. Maraming paiklat. Mga payangga-yangga, eh. Hindi maintindihan kung ano nang gagawin eh, ha? Ganun eh. Ha? Ino yun. Sakasakaling sasama yung palad, edi, tuloy ka na, Bongo! Boss, tuloy na ako! Hindi na ako atras, tuloy na ako. Sigurado, lalabas naman si Bongo. Kung sakasakali, ha? Mga kababayan, ako ho eh, kilabag sa loob ko eh. Siyempre, awa ng tao, di ba? Sasakali ah. Bongo na tayo! Sabi naman mga ano. Tinanggal nila si BBM. Bongo naman tayo ngayon, Bongo. Doon tayo. Ganun yan eh. Ewan ko sa inyo. Mahilig kayong manood kasi ng mga ano eh. Ano ba yan?
Maala, ay, mga Flor de Luna, mga ganyan. Oh. Ha? Gisi po kayo. Wala akong ibang ano pa sa akin. Ngayon, wala pa nga akong busy. Pero sa Pangulo, Lenny Robredo na ho. Yan lang ho talaga. Wala akong, wala akong makitang, wala talaga eh. Wala talaga. Si Pacquiao naman, o si Pacquiao. Ang dami ng gasos ni Pacquiao. Kaso hindi nga ako talaga po pwede. Maski panoorin nyo naman, o. Nilalamon lang ni Drilon sa Senado. Si Drilon, o. Sa bagay, pati si Bunggo, ginalamon lang din ni Drilon yan. Hindi makasagot kaya Drilon mga yan. May quotes pa yan eh. Hindi pa rin makasagot. Ano ba yan? Mga senador natin, o. Ay, magandang gabi po. God bless po, God bless. Last 9 media na. Oo. Ay, salamat po ah, sa mga dumadagdag na subscriber. Ah. Totoo, salamat. Good night. God bless.